Hi everyone, my name is Phoebe and welcome to my Van Life channel. Isa sa pinakamadalas itanong sa akin at isa sa pinakamalaking concern pag-iisipin mag-van life or car camping is kung paano tayo magkakaroon ng kuryente habang tayo ay off-grid. A few months ago, gumawa ako ng video kung paano ako nagkakaroon ng renewable energy dito sa van and pinakita ko na rin sa inyo kung paano yung solar setup ko. Pero that setup is a little bit permanent and medyo mahirap gawin. Ngayon, sobrang excited ako because a few months ago, ProMate contacted me and introduced me to an option na mas mura at mas madali. As in, sobrang dali, wala ka nang iisipin na wiring pa. Ito yung ProMate 240 power station na mayroong 400 watts capacity. Ang ganda kasi maliit siya, magaan, tahimik, and madali lang siyang buhatin para ilipat-lipat kahit saan. For example, if gagamitin mo sa indoors or sa outdoors. Or kahit tent camping, okay siya, ilalagay mo lang siya sa tent, ganyan. Madali naman siyang buhatin, tapos may dalawang handle pa na ganito, oh. Kung dalawa kayo gusto niyong magbuhat. So basically, para siyang malaking power bank na kayang supplyan yung mga appliances like electric fan, TV, mag-charge ng phone, tsaka laptop, ayan, kayang-kaya na yan. Sobrang ganda niya kasi napaka-straightforward and user-friendly ng design. Napaka-simple, as in plug and play na lang. Also, ang dami niyang options ng saksakan. Iba't ibang klase. And lahat makikita mo na sa harap. Hindi mo na kailangan ikut-ikutin pa para lang ma-access yung iba't ibang klase ng saksakan. Meron siyang dalawang saksakan ng 220 volts AC para sa mga appliances natin sa bahay. Pag kulang yung saksakan, sobrang dali. Maglagay ka lang ng extension, kaya niya yan. May option din kung gusto mong gumamit ng 12 volts DC para sa mga 12 volts appliances para mas matipid. Meron ding tatlong direct USB port charger pag mag-charge ng gadgets para walang nasasayang na energy at hindi na kailangan gumamit ng adapter pag mag-charge. Isa pa sa magandang feature nito is meron siyang built-in ilaw na nasa harap na din. Pipindutin mo lang to and meron ka na ilaw. Ginagamit to pag nasa loob ka ng tent or kung nasa likod to ng sasakyan mo, nadidilaman ka, hindi mo ma-access, pipindutin mo lang siya, may ilaw ka na. Kahit sabay-sabay mong gamitin yan, pwede. Hindi katulad ng iba na one at a time lang. Like kung AC lang, AC lang. Kung USB, USB lang. Or kung 12 volts, 12 volts lang. At kung full charge tong ating power station and namatayan tayo ng baterya ng sasakyan, meron itong jumper cables with crocodile clip indicating na agad kung saan yung negative and positive as well as dito sa adapter na to. Makikita mo na yung positive and negative and isasaksak mo na lang siya dito. As easy as that. Ikakabit mo to sa positive, negative ng battery mo and pwede mo na siyang gamitin pang jump start. Perfect din to sa mga taong nag-work from home lalo na yung sa mga places na lagi nagbabrown out. So, kung gagamitin mo to, you have to turn this on. Kunyari, pag USB port, i-on mo. Tapos, pagtapos ka ng gamitin, i-off mo lang. Ito yung sa AC, kung magsasaksak ka dito, i-on mo lang din to. Tapos, papakita niya sa inyo, ayan, 220 volts. Or minsan, 221. Kunyari, isasaksak mo siyang ganyan, no? VAC, yung nakasulat na VAC, voltage alternate current, 220 ang standard sa Pinas. Standard sa Pinas ng Hertz is 60. It's displaying 61.5. Tapos, ang maganda dito, kasi, itong W, it stands for watts. Pinapakita niya kung ilang watts itong ginagamit nating appliances. So, say for example, itong fan na to, it's 5 watts. Tingnan nyo. Pag in-off ko yung fan, yan. Pag in-off ko, magde-display ng 0. Kasi, walang current na ginagamit yung appliances. Pag in-on ko ulit, papakita niya yung surge, which is 12 watts. Tapos bababa na siya pag umiikot na. So ngayon, 7 watts kunyari. Ayan. Tapos pagpatagal na ng patagal yung ikot, mamaya bababa na yan kahit katulad ng kanina. 5 volts yan. 7 volts to 6 volts. Tapos magiging 5, magiging 4. Tapos itong VDC, ito yung voltage direct current or yung current ng battery natin. Ito yung para magsasabi kung low bat na yung battery. Ang typical nito pag full charge, mga 14 to 13 plus pataas. Pag nag 12.5, kailangan mo na siyang i-charge. Ngayon, pag ayaw mo na itong gamitin, pwede mong i-off para walang sayang na kuryente.
This is a lead acid battery and it shouldn't be drained to anything less than 50% kasi pag nangyari yon, mamamatay yung mga battery cells niya and mababawasan na yung lakas or yung capacity ng battery life ng power station. Normally, 13 volts to 14 volts full charge siya. Pero pag bumagsak na to ng 12.5 low bat na siya. As much as possible, huwag mo na siyang papababain ng 11 volts. Pag okay na yung gamit mo and hindi niya na kaya, magbe-beep siya and mag-automatically shut off or shut down para ma-protect niya yung battery. Built-in na rin yung protection niya, kaya hindi mo na kailangan mag-compute-compute pa. This power station has a capacity of 400 watts inverter. Ibig sabihin, hindi niya na kaya yung mga appliances na lalagpas yung surge o kaya yung mga consumption ng 400 watts. Katulad na lang ng mga microwave, aircon, or ovens. Yan, mga matataas yung mga wattage ng surge niyan, kaya hindi niya na yun kaya. And natry ko na rin sa ref namin, hindi niya kaya. Pag hindi niya na kaya, kunyari isasaksak mo na, tapos i-on mo to. Pag hindi niya kaya, mag-shut off siya. So may protection talaga siya na maganda. Malalaman mo yung mga wattage ng mga appliances sa mga label na ganito. 35 watts, tapos 60 hertz, 230 volts AC. Or minsan sa mga product specification or yung mga box ng mga appliances. If hindi mo makita, you can check mismo dito sa inverter. Sasaksak mo siya. Turn on the inverter. Ipapress mo to ng 3 times. Right now, it's displaying 0. Pag inon mo yung fan or kung anong appliances yan, aangat to. So, yan. Ang surge niya is 39. Babagsak sa 35. 34. Mamaya magiging 25 na siya. So, the more na umiikot yan, the more na tumatagal, mas bumababa yung consumption ng kuryente. So, yung computation nito, sobrang simple lang. Since 400 watts inverter siya, tapos 50% lang pwede natin gamitin. So, 200 watts ang pwede natin i-consume. So, say for example, itong fan na maliit is 7 watts. So, ang gagawin mo, 7 watts divided by 200. So, yun na yung equivalent ng oras na pwede mo magamit yung fan. Say for example, meron kang 25 watts na appliances, like my laptop. 25 watts siya. So, i-divide mo siya sa 200. So, meron kang 8 hours na pwede mong gamitin yung 25 watts na yon. Kung mas mababa yung consumption ng kuryente, mas matagal ang lifespan ng battery. Tapos, pag nalobat na tong power station, meron siyang tatlong paraan ng pag-charge. Pwede mo siyang isaksak sa bahay, pwede mo siyang isaksak sa sasakyan, or pwede mo siyang isaksak sa solar. Hindi mo na rin kailangan problemahin pa yung mga wires kasi kasama na siya pag binili. Kung gusto mo siyang isaksak sa bahay, kukunin mo lang yung adapter niya. Ito yon. Isasaksak mo sa charging port. And ito, isasaksak mo lang sa bahay. Katulad ng kung paano tayo mag-charge ng mga cellphone, ng mga power bank. Ganun lang kasimple. Kung gusto mo naman siyang i-charge sa kotse, kukunin mo lang tong pang cigarette plug. Tapos ito, isasaksak mo ngayon dito. And ito, isasaksak mo sa cigarette plug ng sasakyan mo. Or kung off-grid ka naman, katulad ko, kukunin mo lang yung solar panel, isasaksak mo siya dito, and automatic na siyang mag-charge hanggat may daylight. Yung solar panels na partner nito na 60 watts, meron na ding built-in na mga wires. Kaya hindi ka naman problema sa wirings at maghanap pa ng mga wirings nito. Sasaksak mo na lang siya and magcha-charge na siya. Hanggang maximum of 100 watts solar panel ang kaya netong i-handle. Regardless of what ways of charging you choose, ang standard charging time nito is 8 hours. Malalaman mo na tama yung pag-charge pag sinaksak mo na yung mga adapters at nag-red ito. An indicator na full charge na ang iyong power station
is pag nag-green na ang light na to. Sobrang perfect ng option ng solar panel charging kasi dito sa Pilipinas meron tayong more than 8 hours of sunlight. Sobrang love ko tong product na to kasi environment friendly siya. Wala siyang fumes, wala siyang usok, and wala rin siyang ingay. Yung bundle ng 240s power station at ng 60-watt solar panel can range from 19,799 to 19,999. Kung gusto mo namang bilhin tong power station lang, it can range from 11,799 to 11,999. Sa totoo lang, sobrang mura nito in comparison dun sa brand na tinitingnan ko nung nagsisimula pa lang ako ng van life. Pangalan ng brand na yun is Gold Zero, 25,000 power station lang, tapos 400 watts lang din siya. Pero itong ProMate, kung bibili ka sa halagang 19,899 or 19,999, meron ka ng solar panel tsaka power station. And bukod pa doon, pag bumili ka ng power station, automatic, meron kang 1-year limited warranty. This power station is available at www.promate.com.ph and pag pumunta kayo doon, makakakita kayo ng iba't ibang sizes netong power station. That's it guys. I hope you liked the video and the power station as well. Thank you guys for watching. See you on the next one.